Kasi pinatay ko yung baboy kasi pinatay niya si Abra. Eh, mahal ko yun! Okay, naalala ko na ito nga yung isa buhay na parang gusto ng mga tao na maglaban si Shay at si Abra sa finals. Tapos lagi rin, laging binabanggit ni Shay yun sa mga battles niya leading to the dito sa semifinals. Welcome back to Break It Down. Sa araw na naman ang pagre-review ng mga rap battles. Papanoorin natin ngayon galing sa Isa Buhay 2018 semifinals. Ito yung laban ni Shay Yi tsaka ni Fukuda. Simula na. Panalo ng coin toss, pinili ni Mauna, Shay Yi, magdalawang minuto. Yo! Yo! Enjoy natin ang laban na to! Unang balat, Shay Yi! Yes! Kalaban ko si Fukuda! Woo! Napakasaya, grabe! Idol, alam mo kung alam ko lang dati na pag nag-rap ako, ganito mangyayari? Putang ina mo, hindi na ako mag-rap, pare! Buti na lang yung TF ko dito kapresyo ng isa ng premyo ng isa buhay. Kaya di na ako umarte. Kasi kahit paano, meron naman akong pera sa pagtrapa ko ng tae. Tangungin ang pangalan niya, Fukuda. Japanese ka ba? Ba't di mo sinasabi? Kaya pala yung balat mo sa mukha parang piniritong karage. Boy! Ganda ng energy ni Shay. Opening pa lang, ramdam mo na yung presence niya. Tsaka yung sarcasm niya, isa yun sa pinakamalalakas niya na quality sa battle MC. Yun nga, sinabi niya yung balat daw ni Fukuda sa mukha, parang piniritong karage o fried chicken sa Japanese. Tuloy natin. Japanese ka ba? Ba't di mo sinasabi? Kaya pala yung balat mo sa mukha, parang piniritong karage. Boy! Nande Itsumoto Rinano! Nande! Nani? Ang sabi ko kay Arik, ang gusto ko beef. Pero bakit nakahain chicken palagi? My mission is to beat this subhuman bitch into submission. Wala akong pake kung nagjujudo ka. You're still a bitch to me. Hashtag Keiko Fukuda. Fuck martial arts. Gamit sarili mong dugo, yung white belt mo, gagawin kong red ribbon. Piece of cake to si Fukuda. This is battle rap. Nag-reference siya sa Keiko Fukuda. Hindi ko kilala kung sino si Keiko Fukuda. Sa mga nakakaalam, i-comment nyo sa baba. Gamit sarili mong dugo, yung white belt mo, gagawin kong red ribbon. Piece of cake to si Fukuda. Ang ganda rin nung paglaro niya doon sa white belt mo, gagawin kong red ribbon, tapos piece of cake. This is battle rap and Slim Shay mastered martial art. Kung saan kulang sa Keito si Keiko, kaya K.O. si Fukuda. Alam ko wala kang naintindihan. Kasi bukod sa bobo ka, hindi mo kilala si Keiko Fukuda. Kasi hindi ka naman Jap, panis ka lang! Anong gagawin mo? Babanat ka ng bars na brutal, kesyo bituka mo'y halang? Fuck you ka, Fukuda, furo ka, kuda. Walang matutunan tao sa'yo. Walang matutunan yung tao sa'yo kasi puro dakdak ka lang ng mga barang animated. Kaya pag sinabing Fukuda, yung mga tao puro slam dunk lang alam. Ay hindi, meron pa pala. Alam nyo palang taga Mindanao to. Eh, paano din nila malalaman yung lagi sinisigaw mo? Taga Mindanao ako! Taga Mindanao ako! Tangina, alam mo pare, wala kaming pake kung tagasang ka. Ha? Alam nyo bang addict ko sa Budots Challenge? Pero wala siyang pake dun sa babae kung maganda. Ang gusto niya lang na part ay yung miss, tagasangka kasi feeling niya may nagtatanong sa kanya. Oh. Wawa naman yung bata. Alam pumapansin. O sige, para di nila sabihin bias Maynila, tanungin natin. Fukuda,
tagasanggay. 1, 2, 3, saya! Ginagamit niya yata dito yung parang nauso na memes dati, yung tagasanggay, tapos may picture. Hindi ko na maalala. Noong 2018 yata may nauso na meme na ganun. Puloy natin. Maynila, tanungin natin. Fukuda, Fukuda, tagasanggay! 1, 2, 3, sayaw! Ako po si Fukuda, sulido bawat bitaw. Kung hindi nyo po alam, ako'y taga Mindanao. Huwag gago to siya eh. Nakakatawa yung ginawa niya na, dito, nag-switch na siya doon sa Fukuda na scheme, papunta doon sa Mindanao. Parang, pinupunan niya yung pagbabanggit lagi ni Fukuda na taga Mindanao siya. Nakakatawa lang yung sayaw na ginawa niya. Ulitin nga natin yun. Okay yun na. Opo si Fukuda, sulido bawat bitaw. Kung hindi nyo po alam, ako'y taga Mindanao. Sumakay pa ng airplane para magtanghal dito. Alam nyo ba kung bakit? Kasi po, taga Mindanao ako. Mindanao. Kumaka Mindanao siya. Kala mo kasali sa gera't maraming naitumba. Feeling tigas porkit yung tubig na pinagbabara ng kutsara sa tapsilugan yung iniinom niya. Feeling nakakatakot ang puta. Tingnan nyo nga itsura. Mukhang kumakain ng sariling kulangot ang puta. Iba batas ng Mindanao? Bakit? Ibang bansa na ba kayo? Anong pinagkaiba nyo sa Visayas at Luzon? Martial law? Buti pa kayo! Mahigpit seguridad! Walang magulo! Oh! Eh, ano ba inaano mo? Gusto mo katakutan ka namin? Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Yung mga bara mo brutal, madugo? Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Gusto mo pag nakakita yung tao ng taga Mindanao, tatakbo, sisigaw na? Kasi pag sinabing terorista, mamamatay tao, unang papasok sa isip, Mindanao na? Lahat ng kanyang sulat, bawat letra at pantig, laging binabanggit yung Mindanao para magtunog astig. Gusto mong maging astig? Ito gawin mo. Magagandang katangian naman na Mindanao yung banggitin mo! Kasi ang Cagayan... Galing. So, yun nga. Sinimulan niya nung pag sinasabi lagi ni Fukuda na taga Mindanao siya. Tapos yung punchline sa dulo, yung payoff, yung ang gandang punto na magagandang katangian naman ng Mindanao yung banggitin mo. Kasi parang in a way, puro negative lang yung sinasabi mo para magmukhang astig na terorista, pasabog, mga ganun. Ang galing. So yung style ni Shay dito, isa to sa mga namimiss ko na style sa battle rap, yung direct to the point, yung hindi mo na kailangan masyadong himayin pa yung linya na, kumbaga, isang rinig mo lang ang lakas na talaga ng dating, tsaka solid yung mga haymakers, yung mga suntok talagang punto per punto. Okay, tuloy natin. Gusto mong maging astig? Ito gawin mo. Magagandang katangian naman na Mindanao yung banggitin mo! Kasi ang Cagayan de Oro ay tinaguri ang City of Golden Friendship sa pagiging mabait kilala. Pero bakit tila kabaliktaran ng kanyang nire-representa? Dalawa lang yan. Pwedeng di talaga mabait naga-CDO kasi puro kupal nakatira. O pinapasama niya yung Mindanao kasi mabait talaga sila. Para lang meron siyang magamit na tinta sa imaheng pangarap niyang maipinta. Nais naming malaman kung alin ba talaga, kaya sagutin mo kami ngayon kung alin sa dalawa. Okay, solid round 1 kay Shay. Ganda nung stage presence niya. Dilat na dilat yung mata niya, ko parang kakainin niya si Fukuda. Yung ano rin, yung boses niya, commanding, nakakomand talaga ng attention. At yun nga, kumbaga parang sa umpisa, tinry niyang mag-reference
ng Fukuda, si Keiko Fukuda. Naririnig ko yun, pero hindi ko siya talaga kilala kung sino. Pero after nun, yung Red Ribbon, yung martial arts, yung nilaro niya sa martial arts, yung okay na linya. Tapos yung second half ng verse niya, talagang puro suntok na yung tukol sa Mindanao. At solid din yung ginawa niya sayaw. Yung pagmamak niya kay Fukuda. So, solid na siya ito. Round 1. Pakinggan natin yung sagot ni Fukuda. Yo! Kung si Batas ang basehan ng bawat hurado pagdating sa desisyon, si Shay naman pagdating sa hurado, nananalo ng walang rason. Putang ina ka, bukod sa overtime ka na, yung setup mo pa, ang haba at ang lamya, dinaig mo pang networking, kinailangan mo pang magnakaw ng oras para makakuha ng atensyon sa madla. 6 minuto kada round. Nananalo ka pa. Nakakalusot pa tong makitid. Kaya naman pala 6 minuto pagdating sa video kasi sa kalaban sobrang affected. Sobrang affected. Nag-o-overclock daw kasi. Overclock ang utak ng idolo nyo. Sa sobrang advance mo, pagdating sa video, lahat ng round mo, fino-forward ko. Uhaw sa atensyon. Palibasa sa mainstream, hindi ka pa din makatakas. Uhaw ka sa minuto. Huwag kang mag-alala. Di pa man nag-uumpisa ang laban. Binigyan na kita ng oras. Kaya oras na ng paniningil sa oras na yung ninakaw. Titigil lang oras sa gabi. Kasi di ka naman talaga gusto ng haring araw. Gumagawa pa kayo ng beef para lamang pag-usapan. Saktong magiging beef ka ngayon. Gagawin lang kitang ulam. Pinasikatan ka ng haring araw habang ikaw ay kumukupas. Malaki pa naman sana ang mata nating dalawa. Pero ikaw yung wala nang matatanaw na bukas. Ba't pa kasi bumalik? Hindi ka na sinasabayan ng uso. Hindi ka nahihintay ni Abra kasi di kayo aabot sa dulo. Wala ka ng kahapong mababalikan. Wala ka ng kinabukasang mapupuntahan. Pag-iisip mo, ordinaryong nilalang. Pangkasalukuyan ka lang. Pansin mo, minuto, oras, araw, pinamukha ko sa'yo na lagi mong tandaan na hindi mo madadaya ang panahon, kaya ang oras, gamitin mo sa tamang paraan. Chismoso laban sa lirikal. Dadapo to sa'yong emosyon. Tagos sa pisikal. Lirisismo mong kinakalawang, sobrang taya, kahit wala kang pang sugal. Tagalog, Bisaya, kaya kong pagsabayin sa aking verbal. Pag sinakal kita ng mga liriko, dun ka lang magiging lirikal. Di mo ko kilala, ako magpapakilala sa'yo. Ako ang maglalagay ng massacre dyan sa apelido mo. Tax Maven, Zero R, Sneaky, Sack, mga pangalan na sa Mindanao nag-iingay. Pangalan ko lang nananahimik, kasi ako yung pasikreto kung pumatay. Kaya round mo na. Sumunod ka sa tamang patakaran. Kasi pag lumagpas ka ulit sa oras, pinatunayan mo lang na sa pagiging kampyon, wala kang karapatan. Okay, so yun, yun yung round 1 ni Fukuda. Ganda rin ng boses ni Fukuda, buong buo. Naalala ko, nung isa buhay 2018, si Fukuda, sunod-sunod yata yung panalo niya. Parang nagkaroon siya ng streak, ng winning streak. Tapos solid yung mga battles niya. Dito, tinatopic niya sa round 1 niya yung paglampas ni Shay palagi sa oras. Which, totoo yun. Napapansin ko yun na yung ibang rounds niya mahahaba. Usually, pag ganyan, halimbawa nagja-judge kami, yung pinakasinasabi ni Enigma, pag lumampas dun sa 2 minuto, yung mga bars o yung mga banat na lalampas sa 2 minuto, hindi na dapat counted sa judging. So, parang yun yung parang panuntunan ni Enigma doon pagdating sa judging. Sa akin naman, as long na hindi boring o dragging pa, kung nag-i-enjoy pa naman yung mga tao, okay lang naman siya. Kung hindi naman din siya pwedeng maging basehan ng pagkatalo, na parang, halimbawa, maganda yung mga sinabi mo, tapos lumampas ka, ano ba yun? Parang
pwede bang maging basehan nyo na natalo ka dahil hindi ka sumunod sa oras kung maganda naman yung mga binanat mo, na-enjoy naman ng mga tao at pati yung mga judges na appreciate. So, ano lang talaga, wala talagang official rules o rule book yung battle rap eh. So, nahuhulog na lang talaga siya sa preferences ng judges eh, kung ano ba talaga yung susundin nila individually. Yun. So, dito, okay din naman yung round ni Fukuda. Direct to the point din, wala nang mga nakatagong meanings yung mga salita niya. So, rekta, pero mas malakas yung round 1 ni Shay. Tingnan natin yung... So, bibigay ko yung round 1 kay Shay. Tingnan natin yung round 2. Overtime daw! Wow! Paano mo naman nasabi? Huwag ka nga sinungaling. 3 AM na agad sa'yo, eh 9:40 pa lang sa'kin. Tsaka, kung mag-overtime man ako, Arik, sana huwag ka sa'king magtampo. Sinasadya ko. Ayaw ko kasing maikli yung banat ko. Kasi gusto kitang suklian ng mas malaki sa bayad mo. Yo! At saka di man umabot si Abra sa dulo, ano naman ngayon? Pag pinatay ko si Pistolero sa championship, ang tawag doon, crime of passion, kasi hindi ako makukulong. Alam nyo kung bakit? Kasi pinatay ko yung baboy, kasi pinatay niya si Abra, eh mahal ko yun! Okay, naalala ko na ito nga yung isa buhay na parang gusto ng mga tao na maglaban si Shay tsaka si Abra sa finals. Tapos laging binabanggit ni Shay yun sa mga battles niya leading to the dito sa semifinals kasi natalo si Abra. Sino ba tumalo kay Abra nun? Alam ko nanalo siya kay Invicto. Natalo siya ni Pistolero sa semis. Nag-joke si Abra nun, unfortunately. So, yun, sinasabi niya na papatayin niya daw si Pistolero sa finals, crime of passion. Kasi yung gino-joke niya na parang sila rin daw yung magtatagpo sa dulo ni Abra. Parang, ewan ko, parang gay shit na joke na pinapa-under ni Shade. Para na rin, yun nga, para hindi na rin asarin siguro siya na ganun na silang dalawa ni Abra maglalaban. So, magandang strategy din. At nakakatawa. So, yun, tuloy natin. Kasi hindi ako makukulong. Alam nyo kung bakit? Kasi pinatay ko yung baboy. Kasi pinatay niya si Abra. Eh, mahal ko yun. Guys! Pero gusto ko rin mapanood yun. Di pa sila naglalaban ng one-on-one. Parang isa rin yun sa mga anticipated o mga dream matches sa Flip Top. Yung Abra versus Shay. Anyway, tuloy na natin. Guys! Takpan mo yung tenga mo, Batas. Guys! Ito daw yung tumalo kay Batas, oh. Eh! Shit! Pwede pa selfie? Buti na-upload na ni Anigma yung video. Napanood natin ng HD. Pwede ka bang ma-interview? Upload ko lang sa page ko sa FB. So, ano po feeling ng tumalo ka ng average MC? Talaga ito si Shay. Sinabi niya, kita naman doon sa footage, ando si Batas sa harap niya. Sinabi niya na average MC si Batas. Gagong puta. Tuloy natin. Pero, dinisma niya si Batas yung suntok papunta pa rin kay Fukuda. Kumbaga, yung punto na parang pinagyayabang mo na tumalo ka ng average MC. Yun lang at the expense of Batas. Tuloy natin. So, ano po feeling ng tumalo ka ng average MC? Can you elaborate? Can you explain to us? Sorry ah, hindi ko kasi gets bakit achievement yung labas. Eh kung kukumpara globally, hindi naman siya ganun kalakas. Sa bagay, sa Pilipinas lang naman proud mga nakakalusot sa Batas.
Hindi, underdog ka kasi. Kaya natalo si Batas sa'yo. Yung Pinoy, mahilig sa kape. Bumalag lang ng onte, hiyawan na kayo. Basta mas okay kesa dati, kahit wala pa rin kwenta yung sinabi, hanga na kayo. Kaya beyond expectation yung quality ni Fukude. Wala kasing nag-e-expect ng mataas sa'yo. Oh! Ikaw lang yun. Solid na punto na naman yun. So, sinasabi niya dito na nanalo si Fukuda dahil sa underdog effect. Na totoo yun, no? Sa kahit saan laban, kung low expectations ka, mas mataas yung chances na mas-surprise mo yung mga nanonood. Kasi nga, walang expectations eh. In a way, nagawa niya pa rin this yun, no? Dito kay Fukuda. Ang galing. Solid. Tuloy natin. Hanga na kayo. Kaya beyond expectation yung quality ni Fukude. Wala kasing nag-e-expect ng mataas sa'yo. Oh! Ikaw lang yung Fukude ang walang fans. Paano? Napanood nyo ba yung mga laban nito? Malamang hindi. Kaya ako na magsasabi ng mga pinagsasasabi mo. Sabi niya kay Sixth Street, para kang internet ng Pilipinas. Mahina koneksyon. Uy, bago. Bago. Latest. You're out of your ramen noodle bar. On par with the greatest. Food for thought yung bar. Pwede sa KMJS. Pustahan, mapapa. Lucky me, si Jessica Soho, pag ikaw na ang paid guest. Dahil sa sobrang walang kwenta mo, she can pay less. Oh! Hindi, hindi. Okay, nag-noodle scheme siya dun. Galing. So, yun nga. Tingin ko isa to sa pinaka malalakas na sa pagkakaalala ko, isa sa pinakamalalakas na performances ni Shea ito. Itong laban niya dito kay Fukuda. Round 1 niya, kanina nakita naman natin, solid. Itong round 2 hindi pa tapos pero masasabi ko agad na solid na itong round 2. Pustahan, mapapa. Lucky me, si Jessica Soho, pag ikaw na ang paid guest. Dahil sa sobrang walang kwenta mo, she can pay less. Oh! Hindi, hindi. Hindi, bagay ka dun. Promise, really. Kasi diba, mga nakakalusot sa batas, madalas ini-interview sa TV. Fukuda ka nga. Kasi pagkatapos sa batas, sunod naman ay si Shaggy. Ganyan yung mga Hapon. Pagkatapos lumabag ng batas, naghaharakiri. Japanese reference na naman dahil din sa pangalan ni Fukuda. Yun, pagkatapos lumabag ng batas ng yun nga, mga Hapon pag nadi-dishonor, pag nakaramdam ng dishonor, nagpapakamatay sila, yung tawag nila doon, yung harakiri, yung sasaksak ng katana o ng espada sa dito sa chan nila. So yun yung parang ritual suicide ng mga Japanese. Harakiri. Tuloy natin. Naman ay si Shaggy. Ganyan yung mga Hapon. Pagkatapos lumabag ng batas, naghaharakiri. Sakto, sabi mo kay Surhe. Sakto, sabi mo kay Surhenyo. Huwag niyong kalimutang nagrarime ang Fukuda sa lapida. What? Out of this world bars! Puta, ayoko na sa Earth, lipat na ako sa Mars. At bago ko umalis within 24 hours, huwag niyong kalimutan, nagra-rhyme ang bars sa Mars. De, wala na! Wala na! Ikaw na pinakamalupit mag-bars sa lahat ng... Yun, pinapakita na naman niya yung sarcasm niya doon na yun nga, supot yung rhyme ng Fukuda tsaka Lapida. Kumbaga, kung iaano sa standards ng multisyllables, kumbaga yung dulo lang yung nag-rhyme, yung da. So, pinakita niya yung bars, Mars. Kumbaga pinakita niya kung gano'n, kinumpara niya kung gano'n kasimple yung tugma na yun. Kumbaga, yun yung analogy na ginamit niya. Parang bars tsaka Mars. Tuloy. Huwag niyong kalimutan, nagra-rhyme ang bars sa Mars. Ikaw na pinakamalupit mag-bar sa lahat ng kilala ko. At dahil dyan, ipagkakalat ko yan bilang respeto sa mga bara mo. Sisiguraduhin ko sa mga tao
na pagkatapos ng laban na to, pag nakakita kayo ng lapida, si Fukuda, maaalala nyo. Yeah. Yeah. Pupunta pa ako sa iyong libingan. Bit-bit ang barkada ko. May dalang alak at pulutan. Meron pang chicks kasama ko. Kami mag-iinuman. Cheers! Ala-ala mo. Hindi. Gago, doon kami mag-iinuman para pag may nalaseng, doon kami iihe sa lapida mo. Alam nyo kung ano pang rhyme sa Fukuda? Ano? Bogo ka. Ang imong mama, bahog ang butok niya. Pero bisag unsa on. Bahog. Bahog ang buto niya, mali ba? Gusto niya sabihin dito, karayin ng Fukuda, bogo ka, o sa Bisaya, bobo ka. Tapos ang imong mama, dapat baho lang yun eh, hindi bahog ang. Kasi yung G, yun na yung ang eh. Kumbaga contraction yun ng baho ang buto niya. Dapat ginawa lang niya baho ang buto niya. Pero props kay Shay na nagtinry niya magbisaya dito. Nakakatawa pa rin. Baho ang buto niya, mabaho yung pekpek ng nanay mo. Yan. Tuloy natin. Fukuda? Ano? Bogo ka. Ang imong mama, bahog ang butok niya. Pero bisag unsa on imong mama, ay otog ka. Hindi, alam nyo kung ano pang rhyme sa Fukuda? Hindi marunong mag-rhyme si Fukuda. Tangina, sa sobrang bobo nito, wala siyang maisip na rhyme sa ghetto dogs. Kaya ang sabi niya kay Sir Henyo, style mo, buloks. Ha? Style mo, buloks! Hoy, pinagsasasabi mo? Anigma, ano ba itong pinagsasasali mo? Tangina, pinilit mag-rhyme yung bulok at dogs. Pwede ba mag-CR? Oh, tangina na ito, pag naaalala ko yun, natatae ko. Grabe ka magsulat, nakakatindig balahibo. Umuwi ka na nga sa inyo, lumayas ka dito! Mag-focus ka na lang sa trabaho mo, magtinda ka na lang ng Vivo. At least yung inaalok mo doon, smartphone. Buti pa yon, matalino! Round 1, alam nyo na nangyari. This bitch got raped. Round 2, parang movie. I spit on your grave. At dahil maraming bulag na hindi naniniwala at sa akin may hate. O iyan yung durako, gawin mong twist. 1-8 times! Solid yung round 2 ni Shay. So ganun, round 1 niya sa kanya yun. Round 1 kay Shay yun, malinaw. Round 2, ganun pa rin yung pinakita niyang intensity at sobrang sarcastic. Dito naman, tinalakay niya yung pagra-rhyme ni Fukuda kung gano'ng ka-basic. Solid, tira natin yung sagot ni Fukuda dito sa round 2. Nakaharap mo yung Joker. Nagmukha kang si Batman kumbaga. Pero ikaw yung bidang na biktima. Pumasok ka sa laban na agresibo. Pero ikaw yung lumabas na nakakatawa. Pagdating sa FB, mahilig kang mag-live habang naglalaro para mapanood ng karamihan. Pero sa laban mo kay Sinyo Kagasan, naranasan mong panoorin ng lahat habang ikay pinaglalaruan. Binastos, niyurakan ang pagkababae ng nobya mo, tapos tumatawa ka pa. Sakto ngang imahe lang ang nagdala, kasi ang maganda niyang imahe ang nagpapangit sa kanya. Anbi Mateo Pokpok! Oh, damay na naman siya. Demandahan na naman ba ang palabas? Wala akong takot sa demanda, nilaglag ko ng batas. Huwag kang sumali kung ayaw mo siyang madamay. Sumali ka pa ng isa buhay, lingid sa iyong kaalaman na kaya kong sumira ng dalawang buhay. Anbi Mateo, Shayi, dalawang bugok na nagmamahalan. Pero ang relasyon nyo, parang estilo mo lang sa battle rap, puro lang setup, wala namang patutunguhan. Mahal na mahal mo si Anbi Mateo, pero tinitigasan ka kay Abra. Isang malaking kalokohan. Pag pinatay kita ngayon, dun ka lang maninigas ng tuluyan. Pero natalo daw niya si Luni. Proud na proud pa tong timang. Tingin ni Luni sa'yo, ordinaryong Sabado lang. Kaya hindi ka niya pinaghandaan. Pero huwag kang makalala, lamay mo to kaya pinaghandaan kita. Bilang pagbigay-pugay, unlimited kape sa kanila. Para magsidilat ang mga mata.
At shoutout nga pala sa lahat ng mga tumulong, shoutout sa abuloy na binigay ni Enigma, sa St. Peter, sa libreng kabaong discounted na embalmer, at sa sementeryong pinaglibingan ni Tanga. Oh, puro shoutout ba? Mala 3GS ba yung dala? Huwag kang magtaka, kasi pa nag-upload na tong video na to, 40 days muna! Sabi mo, bahay mo yung flip top, mapag-angkin ka ng titulo, iho. Ako yung bisayang katulong na nautusan ni Enigma na magligpit ng basura at babayaran ng 100,000. O basura ka, nasa bahay ng flip top na kisilong, nag-iingay kahit wala ng ugong. Kaya matanong kita, anong pakiramdam na maligpit ng isang bisayang katulong? Kaya umayos ka, manilenyong hambog, ililibing kita sa sarili mong bakod. Ugali mo na mismo nagpapahiwatig na mas bisaya pa sa bisaya ang yung pagiging Tagalog. Yeah. Okay, yung round 2 ni Fukuda. Solid pa rin yung delivery niya. Although yun lang yung highlight ko talaga dahil dahil sa ginawa ni Shea sa mga rounds niya. Kumbaga, hinighlight niya yung pag-rhyme ni Fukuda, which is yun yung siguro isa sa mga sabihin na natin hindi mga strengths ni Fukuda, yung pagtutugma, no? So ngayon, kumbaga, nakalutang na yung fact na yun. Napapansin na yun ng mga tao, napapansin na ng judges. So hindi na siya nakakuha ng ganong reaksyon. At tinatry niyang i-personal si Shay dito. Dinadamay niya si Ann Mateo. Pero hindi nagiging effective dahil din sa approach na ginawa ni Shea dun sa mga naunang rounds na may sarcasm. Kumbaga yung kay Fukuda, diretso lang, rekta lang niya na tinitira, tapos parang pasigaw na parang galit. So walang variety, kumbaga kung ano yung mood nung first round niya, ganun pa rin yung mood nung second round niya. So yun siguro may kita kong maganda dun sa round 2 ni Fukuda, yung delivery niya. Malinaw, maganda yung boses niya. Pero wala talagang, kumbaga, lumulutang na punchline na pwede mong masabi na kakaiba o parang pwede mong i-quote. Walang quotables. Kumbaga, in terms of pen game, medyo sakto lang, nasa average lang yung mga linya na ginagamit niya dito kay Shay, which is dapat hindi, dahil unang-una semifinals to, pangalawa, alam naman kung paano kalaban si Shay, so dapat labanan mo siya sa dun sa sarili niyang laro. Yun. So round 2 bibigay ko kay Shay. So yun, 2-0 na. Tingnan natin yung round 3. Pamadang puta. Paulit-ulit na naman. Puro si Ann. Yan bang ganyan inyo pang paniniwalaan? Tarantado, marunong akong magligpit. Ngayon lang ako nagpera. Hindi ako lumaking mayaman. Tsaka, sabi mo kay Maxford, sana mamatay na buong pamilya niya. Pwes, sana yung anak mo rapin sa puwet ni Tito Badang. Kantot-kantotin hanggang sa maghalo yung dugo at tae niya sa bulbol ni Tito Badang. Tapos basagin niya sa ulo ng anak mo yung bote ng alak na kanyang pinag-inuman. Tapos gamit yung bubog, dagdagan niya yung hiwa niya sa gilid ng hiwa niya. Tapos yung sugat naman, yung kantot-kantotin habang sumisigaw siya ng pangalawang beses na niya. De, joke lang. Sobrang dark nun. Wala akong masasabi dun sa linya na yun. Sobrang dark ng ginawa niya na opener dito sa round 3. Ako nang makulong ulit si Tito Badang, kaya sana gumawa sa anak mo niyan, addict na tricycle driver na lang. Eh, pangayan malala. Pag ako gumawa, mas lalo. Pag dinog style ko anak mo, hindi pedophilia ang kaso. Kasi pupugutan ko lang naman siya ng ulo. Tapos itatahi ko yung ulo sa katawan ng aso! Ano pangalan ng anak mo, Liresa? Hi, Liresa. Putang ina mo! Sana mapat... Gagong puta. Dito nagpapaka-horrorcore si
siya yung style na gano'n, yung mga pupugutan ng ulo, itatahi sa katawan ng aso. Usually naririnig yan sa mga style ni Plasma, yon yung mga horrorcore na rappers. Pero yun nga, nakakatawa yung highly resa, tapos minura niya. Nakakatawa yung tsura ni siya dito. Tuloy natin. Ito sa katawan ng aso! Ano pangalan ng anak mo, Liresa? Hi, Liresa. Putang ina mo! Sana mapanood mo to paglaki mo para malaman mo kung gaano ka walang silbi yung ama mo. Grabe si Shea, tang ina. Pati ba naman yung anak, dinamay niya pa? Diba sabi niya, mamatay na pamilya ni Maxford. Anong pinagkaiba? Siyempre, pag ako, hindi na kayo friendly, man. Dapat talo siya kay Lip Cram kasi tinira, puro ibang MC, man. Pero nung ginawa yun isa, oh, shit, parang kami kasi ni Eminem. Speaking of Zac, hoy, kumangdidis ka ng Okay, kaya niya ginawa yun para mag-prove ng point. Gusto niyang ipakita yung double standards ng mga tao na parang pag ginawa ng hindi sikat na MC o ng MC na wala sa mainstream, okay lang. Pero pag siya yung gumawa, parang maraming bumabatikos. Kaya pala niya sinabi yun. Okay, tuloy natin. Pero nung ginawa yun isa, oh shit, parang kami kasi ni Eminem. Speaking of Zac, hoy, kumangdidis ka ng MC, gawin mong mabuti ha. May nalalaman ka pang respeto porket nang hihingi ka sa akin ng item sa dotang pulubi ka. Nanghihingi ka ng item sa akin sa dotang pulubi ka. Unpredictable daw. Pero si Anyong Dinis, sus, lahat yan narinig na namin. Gusto mo maging unpredictable? Gawin mo yung mga hindi magawa ng ibang MC dito. Dumiretso ka sa akin! Ayaw niyo sa personals? Kunwari, mabait kayong tao? Eh, paano yan? Personal style ko sa battle. Masama na ba ako? Sorry na, kung personalan ako lagi trumabaho. Hindi kasi ako takot sa personals eh. Wala kasi kung tinatagong baho! Walang barang generic. Everything is tailor-made for you. Your bars sound like something Taylor Swift made for you. Look what you made me do. Brought my death note back in the game. And I got a blank space. So I wrote your name. Yeah. History repeats itself. History repeats itself. Parang nung nakaraan, hindi umabot ang finals hanggang semis na naman. Ganyan talaga ang buhay. Lahat yan may dahilan. Hindi para sa'yo ang rap, bro. Tanggapin mo na lang. Yan ang tadhana mo. Pinanganak ka ng ganyan, Fukuda. Hindi ka na magcha-champion. Pumantay na ang pinakamataas na pwede mong makamit, Fukuda. Walang halong biro sa Japan. Kahit magpunta ka, i-google nyo ngayon yung Fukuda Doctrine. Ganun ang mindset ng Fukuda. Oo, pwede mong idaan sa sipag ang battle o musika, pero may hangganan ng hard work. Hanggang dun lang yun sa pwede na. Kailangan pa rin may talent. Hindi lang pagiging industrious ang requirement sa industriya. Talent na nag-work hard ang kailangan kung nais mong maging pinaka. Parehong malaki mata, pero magkaiba ng gusto. YouTube pa lang, alam nyo nang mas malaki ang views ko. Pangarap mo, pakilala sa Maynila na nagrarap din ng taga Mindanao. Yun na yun! Diyos ko! Goal ko, irespeto OPM rap sa buong mundo! Hindi ka deserving maging kampyon. Ang daming katangian na wala ka. 2018 na hindi ka pa nagmumulting walang yaka. 10% pa lang to. Kasi wala na si Abra. Kayo na bahala mag-imagine kung anong gagawin ko kay Baka, Este Baboy. At PS, kahit mas magaling ako sa lahat, performance, delivery, overall creativity ng line, si Fukuda iboto nyo kasi magaling siyang sumunod sa time. Solid na round 3. Kahit na dark yung ginawa niyang approach, natawid niya yung punto niya doon na yun nga, kung mandadamay ng pamilya, bakit pag siya masama, kung mangdidis ng ibang rapper, bakit pag siya marami nagagalit? Well, siguro yung ano dun, babalik na naman tayo dun sa
sinasabi ko dati na pag, syempre, pag hindi ka pa sikat, hindi pa ganun karami yung haters mo. So, pag mas napupunta ka sa mainstream, mas under a microscope ka na. Kaya siguro ganun yun, no? Pero yun, nagamit niya yung punto na yun dito at na-i-relate niya dun sa mga bars ni Fukuda. So, parang medyo personals na yung ginawa niya dito kay Fukuda sa round 3. Yung dinamay na niya yung anak. Tingnan natin kung ano yung sagot ni Fukuda dito. Tinuring kang heavyweight sa ligang to at kinilala ng karamihan habang ako yung walang bilang dahil nasira ako mismo yung timbangan. Oh, nagkapangalan ka. Ikaw na rin ang may sabi na hindi kinakalawang ang ginto, na sa itaas ka na, habang ako nasa ibaba pa lang, sinyalis lang yan na ikay aking mapapayuko. Ano bang alam mo sa malaliman na pagsulat? Nagpapakabanal patong utal-utal, sa dos por dos ka lang nagmukhang brutal kasi panay distract at hawak mo kinaluni at dun ka lang naging technical. At ang kapal, kapal na pagmumukha mong sabihan si Apex ng basic, basic rhyme, basic. Eh putang ina, kabuong rap skills mo sobrang basic. Sa sobrang mong basic, hindi mo alam kung anong spelling ng basic. Nagbabalik na daw si Slim Shady. Ano ba talaga meron sa pangalang Slim Shady? Halatang dakilang wannabe. Spelling pa ng pangalan mo, pwedeng pang jackpot prize ng spelling bee. Kasi mala Eminem daw stilo niya. Pagdating sa multi-wordplay, sulido. Nag-wordplay pa nga to. Binanat niya kay Balakid mismo. Yung salitang matalino, ginawa niyang matalino. Matalino? Aba naman, you're so konyo. Wala na ngang punto yung mga salita mo, nilalaro mo pa. Gusto mo ng wordplay? Mag one-on-one ka. Ibatil mo yung sarili mo mag-isa. Kahit sino daw kaya niyang gawing kampyon. Pinagsigawan pa ni Praning. Subukan mong gawing kakampi si Righteous One. Tutal parehas lang kayong nahihirapan sa standing. Kampyon ka, kampyon ka. Pero dalawa kayong nagtulong para maging kampyon ng isang beses. Habang ako, pinatumba ko mag-isa, naging kampyon ng dalawang beses. Mayabang ba ako sa pandinig? O alam kong hindi ako kampyon. So yun, parang isa rin yun sa mga claims to fame ni Fukuda. Yun, tinalo niya si Batas. Yun yung ibig sabihin niya dito na tumalo siya ng dalawang rapper sa Flip Top na dalawang beses nagkampyon kasi nag back to back champ si Batas sa isa buhay dati. Para maging kampyon ng isang beses. Habang ako, pinatumba ko mag-isa, naging kampyon ng dalawang beses. Mayabang ba ako sa pandinig? O alam kong hindi ako kampyon. Pero yung Abra vs. Shay, ako magiging realidad na babali sa ekspektasyon. Kaya huwag ka nang umasa sa rematch. Matagal ka na niyang ibinaon. Ikaw ang nag-magic sa una niyong laban, pero ikaw yung kinahon. At nandito ka na ngayon, nag-iisa ka na lang sa semis. Wala na sa iyong sasagip. Pasok na si Fukuda ng Rionan sa championship. Kasi binago ko ng script. Hindi ka na-abante, Shay. Hanggang semis ka na lang. Hindi tayo magkapatid. Kaya walang mangyayaring hatian. Pero kung matatalo mo man ako, di mo pa rin ako mapapalubog. Bagkos ako pa rin nalilitaw. Pinakita ko lang sa lahat na magkaiba ang level ng konyong taga Maynila. Sa Batas ng Mindanao! Okay, so tingin ko sa tatlong rounds ni Fukuda, yun yung pinaka-solid. At na ngayon naalala ko na ano nga tagline niya pala yun, yun, siya yung Batas ng Mindanao. Parang sinabi niya yata yun sa laban nila ni Batas. Kaya pala ni-reference din ni Shay sa round 1 kanina yun na parang may Batas yung Mindanao, bakit ibang bansa na ba kayo? So ngayon naalala ko na. Solid yung third round ni Fukuda, pero tingin ko kulang pa rin yun para i-overshadow yung round 3 ni Shay. Na yun nga, nag-personal siya, binanggit niya yung double standard sa Flip Top. At the same time, binabanatan pa rin niya si Fukuda. Tapos nangaral din si Shay dun sa parang second half ng third round niya. Siguro, lamang ng konti or... Siguro all three rounds dito kay Shay.
Solid na performance ni Shay ito. Kumbaga kung ikukumpara mo sa lahat ng mga laban niya, tingin ko ito yung A-game na Shay talaga para sa akin. Yun, so 3-0 yung score ko. Although flawless yung performance ni Fukuda, kinulang lang talaga sa sulat tsaka sa angulo. Kumbaga paulit-ulit tsaka sa approach din. Dapat siguro ibang approach yung ginamit niya dito kay Shay. Yan, tinan natin yung decision ng judges. Unang versikulo 6, Shay vs. Fukuda. Magingay, isa pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng hurado, advancing sa tournament, 7-0, magingay, para kay Shay. Okay, so 7-0 nga, malinaw na panalo kay Shay yun. Yung ender niya rin, sobrang nakakawasak din ng, kumbaga, sirain mo yung ano ng judges na, di ba, sabi niya, iboto niyo si Fukuda kasi magaling siyang sumunod sa time. So, dun pa lang, parang, kung lumampas man si Shay sa time, i-disregard na yun ng judges dahil sa guilt. Na parang, oh, teka, saan ba natin ibabase sa pagsunod sa time o sa quality ng sulat tsaka ng performance? So, yun, malinaw na body bag tong laban na to, no? 3-0. Although, maganda yung performance ni Fukuda. Talagang malayo lang talaga yung mga sulat nilang dalawa dito. Kumbaga, gaya na sinabi ko kanina, isa sa pinakamalupit na performance at sulat to ni Shay na napanood ko. So sana na-enjoy nyo rin tong episode ng Break It Down na to. Abangan pa yung mga susunod na uploads. At yun, peace, I'm out.